Hello everyone! Kumusta po kayo mga kabayan? And for today's video guys is tuwang-tuwa lang po ako talagang isi-share sa inyo na hindi po talaga ako lugi na pumunta ako doon sa kabilang bahay sa kapatid ng nanay ko. Diba sinabi ko last day na pupunta ako, magising ako ng maaga kasi pupunta ako doon sa bahay ng kapatid ng nanay ko kasi tutulong ako doon at magsiserve kasi nga may bisita sila. And well, finally, nakakatuwa po. Hindi lang nanamit ko yung mga kababayan natin, hindi lang nanamit ko yung mga ibang mga katulong din na Pilipina doon, kundi ang isang nakakatuwa ay may hadiah po ako. Binigyan po ako ng hadiah na 100 real. Yes, yun ang nakakatuwa. At sabi ko nga sa mga sabi pa namin sa mga kasamahan ko na, ay sana palagi may party para may palaging 100 real, 'di ba? Hindi lugi yung pagpunta ko doon. And pala guys, yung ano pala doon, yung pinuntahan ko doon is yung parang hindi naman matawag yun na party kasi hindi naman sila nagkatuan. Ano pala yung bagong panganak pala yung pinsan ng nanay ko po. Bagong panganak siya tapos iba pala sa kanila dito pag bagong panganak ay mag-ano pala sila. Yung pagdating ng isang buwan ng bata, kasi nanganak yun dati, nanganak yun nung Ramadan pa eh. Nung Ramadan pa yun nanganak, kaya hindi siya nakapunta dito nung Eden, yung babae na yun. Pero, yun pala, ang ano pala sa kanila is, pag yung mga anak, after 1 month is, mag-gathering lahat ng both side, sa side ng lalaki, sa side ng babae, nag-ipon-ipon sila doon, yun parang yung pinakaano na nila, yung parang kumustahan na nila, ganun. Tapos, grabe guys, so dami, ang dami nila, mga almost 50 plus na mga babae. Oo, kasi side by side, sa side ng lalaki at sa side ng babae. Pero nakakatuwa guys, kasi ano naman, hindi naman talaga totally yun na ako yung nag-serve doon, tutulong-tulong lang ako kasi may ano sila, parang 8 yata, may 8 na taga-serve talaga yung hinaya ng pinsan ng nanay ko, 4 na taga-serve ng mga chocolates, ganun yung mga sweets, ganun, 4 yun, tapos 4 din yung taga-gawa ng coffee and tea, oo, tapos yung sa chocolates and sweets, yun yung mga Pilipina, mga kalahi natin, tapos yung sa tea and coffee and tea, yun yung mga, di ko alam, I'm not sure kung anong lahi yun, Nigeria ay, Africa ay, di ko alam kung anong lahi yun sila, basta yung mga itim, yun. Nakakaano naman, bibo siya kasi ang dami, grabe ang iingay nila. Tapos yung nag-assist lang ako doon kay ate, kasi may isang, yung katulong talaga doon, nag-assist ako doon sa bata, yun, pag may kailangan yung amo niyang babae, yun, ako yung nag-assist, nagtutulong-tulong sa kanya kasi may bata nga siya, tapos ano, palit-palitan kami, salit-salitan kami sa paghawak ng bata kapag may kailangan din yung, kasi ano yung anak doon, ni apat yung alaga niya, tapos siya lang mag-isa, yun, nakakapagod din yung trabaho niya kasi magising siya doon ng maaga, 4 daw siya nagigising doon, 4 a.m. kasi, di ba pasok ka na ngayon dito, 4 a.m. siya nagising, tapos pagka 4 a.m. yun, maliligo siya, magpe-prepare siya sa sarili niya, tapos mga 5:30, bababa na siya. Tapos, kasi nag-aaral yung tatlong bata doon. 5:30, bababa na siya kasi mag-prepare na siya ng breakfast ng mga bata. Tapos, after na makaalis ng mga bata, mga 6:30 daw yun naalis. Pag alis nila ng 6:30, ayun, mag-umpisa na siya ng linis. Nakakapagod yung trabaho ni ate doon, kawawa. Kasi, mag-isa lang siya. Ang laki ng bahay, guys. Ano, pang-apat na floor doon siya natutulog. Oo, naka-elevator man. Ka-elevator ko, kakaawa si ate. Pero, ano naman daw, mabait naman yung amo niya. Hindi naman siya pinuporsige magtrabaho, pero sa kanya lang pa, kasi multitasking sobra. Yung parang, ano, gusto natin matapos lahat ng trabaho, yun, para madiskarte para makatapos ng trabaho, ganun. Ang ginagawa niya daw ngayon, kasi ano, pag natutulog yung bata, yun, magmamadali siya ng inis-lens, kunti, ganito, ganyan, ganyan. And guys, yun pala, yun na nga, iba na natin yung usapan, yun, nagmamaritis na naman ako. Yun pala guys, todis yung party nga nila doon, todis. Nagpunta ako ng Friday.
No, hindi pala Friday. Ah, oo nga, Friday. No. Thursday pala, Thursday and Friday. Thursday and Friday pala ako doon. Pagpunta ko ng Thursday, yun, ano yun yung unang araw, yun yung marami, yun yung mga 50 plus yata, 50 plus katao, kababae yung nagpunta. Puro babae na, grabe guys, ang iingay. Kasi pag nagkatipon-tipon sila, syempre alam naman natin kumustahan, na walang katapusan. Alam naman natin yung pag nagkumustahan sila, halos isang oras, Diyos ko, ginoog ko tabang. Pero natutuwa din ako sa kanila guys kasi hindi yung tulad sa atin na 'di ba? Yung sila kasi yung parang makikita mo sila yung parang close pero hindi natin alam para sa pagtalikod nila kasi minsan maririnig ko sa nanay ko minsan pagtalikod pag umalis na yung mga ano wala na inaano nililibak na nila yung mga nakikita nila sasabi nila yung kung ano yung nakikita sa isa't isa ganun. Pero ang sa akin doon ang kinakaano ko lang doon kasi yun, hindi lang sa nakalabas ako, hindi lang na nakalabas ako, nag-enjoy pa ako kasi yun nga, nakita ko yung mga kababayan natin. Oh. Tapos ano lang doon kasi hindi kami makasingit, parang nagutuman kami kasi hindi kami makasingit dun sa kusina kasi yung kusina nila, sobrang ano lang din, parang masikip yung kusina nila tapos doon yung mga itim gumagawa ng coffee and tea, hindi kami makasingit doon, ang hirap. Tapos ang ginagawa ko, dumiskarte talaga ako kasi yung mga around, ano na, mga 9:30, gutom na, nagugutom na ako. Tapos buti na lang may natira kaming pizza sa lunch namin. Yun yung inano ko, nireheat ko. Tapos nag-ano na lang ako ng milk. Ante, yun na yung pinakahaponan namin. Pero good naman na kasi marami naman kami kinakain-kain habang ongoing yung mga usap, mga girgira ng mga kababaihan doon sa party nila. Marami naman kami kinakain-kain ng mga chocolates, yung mga sweets nila, ganun. Nakakain-kain naman kami kaya hindi na rin masyado ano. Tapos kumbaga yung pizza, yung parang pang ano na lang talaga yun. Pang dagdag. Pero ano na din, naka-feel na kami ng gutom eh, habang nagtatambay kami doon sa taas, naglalaro sa mga bata, naka-feel na din kami ng gutom. Kaya yun, naisipan namin, yun, gumawa nga ng coffee, gumawa ako ng milk and tea, tapos yun nga yung pizza na natira namin sa lunch, yun yung ano namin, hapunan. Tapos, mga pagdating ng mga 10:30, yun 10:30, yun yung nakakatuwa talaga guys kasi pagdating ng 10:30, sinabi na ng amo ni ate doon, yung pinsan nga ni nanay yung bahay na pinuntahan ko, sinabi niya sa akin na sasama daw ako sa nanay niya pag uwi. Tapos ngayon, sige, alam ko kasi, sabi ko, sige, sasama nga ako kasi yun, bumaba ako, 10:30, mga 10:30, hindi pa nakaalis yung nanay niya, tinawag ako kasi yung nagbabalot ako dun sa mga sweets na yung nabuksan, kumbaga ay balot siya ng yung cling para hindi maano ng mga langaw, hindi malikabugan, yun, binalot ko siya ng plastic lahat, mga ilan yun, ang dami yung binalot ko, sobra 10-3 yata yun, klase-klaseng chocolates, yung mga sweets, ganito, ganyan, tapos, after ko nabalot nun, o syempre, pagkatapos, binalik ko yung cling doon sa kusina. Jesus Mariusip, Ginoo ko. Akala ko ba naman, ihinihintay nila ako. Diyos ko, pagkatalikod ko pala, umalis na din agad. Tapos nakalimutan ako. Tapos, sabi ko, mga after 5 minutes, sabi ko, parang mingaw na. Parang wala nang maingay. Hindi pumasok ako. Pagpasok ko, Diyos ko, wala nang tao. Umuwi na pala yung nanay ni Madam, sabi ko. Tapos sinabi ko, tinanong ko sa nanay, Madam, sana yung nanay mo, iniwan ako. Uy, Ginoo, sabi niya, Jesus Mariusip, hindi ka pala nakalimutan ko. Sige, tinawagan na naman ulit, guys, malayo na sila. Malayo na yung nanay ni Madam. Bagbalik lang, mga 20 minutes bago nakabalik. Ang layo na. Kasi, wala nang traffic eh. Kasi gabi na, dire-diretso yung ano nila, dire-diretso yung biyahe nila. Siguro na nga lahat. Na, kasi medyo malayo, almost 35 minutes galing dito sa bayong pinupuntahan namin. Malayo. Mm-mm. Tapos nakakatawa nga kasi sabi ko, binalik ko lang yung cling, pagbalik ko wala na. Ano na? Nakalayas na yung mag-ina kasi yun, yung ano, sasamahan ko. Tapos yun, bumalik sila.
bumalik sila. Yun yung first day ng Thursday. Bumalik sila. Pagbalik nila yun, mga 20 minutes nga. Tapos yun, saka pa ako bumalik. Nakarating ako ng bahay is, nakarating ako dito sa bahay is, ano na, 11:30 na. Tapos ngayon, pagdating ko dito sa bahay, 11:30, walang tao. Si nanay umalis din. Tapos si tatay lang ang natira. Tapos yung dalawa kong alaga, wala, umalis din sila. Wala sa bahay, si tatay lang. Ngayon, ang masaklap, eh, yung tatay ko hindi marunong magbukas dyan sa ano, yung di ba pag di ba iba yung ano nila dito yung magbabasser kayo yung may parang may telepono i-fresh mo lang yung dito sa amin kasi press lang yung number yun magbukas na yung ano bukas na yung gate yung tatay ko tinanong pa ako ilang nakailang basser ako sabi ba sa naka-apat lima yata ako bago niya sinagot tapos sabi ko sabi niya Rose paano buksan tinanong niya sa akin sabi ko anong tutuslukin daw paano daw buksan sabi ko tutuslukin mo yung ano yung 5 tapos mabukas na yun. Naku, nakailang attempt siya. Nakailang attempt talaga. Tapos hindi talaga nabuksan. Tapos yun, wala siyang choice. Hindi pumaba siya. Binuksan niya ako. Tapos ngayon, yun nga, kasi sabi niya sa akin, papasok na siya. Rose, huwag mong isarado kasi nandun pa sila sa labas. Tapos yun, pag-akit ko dito, siyempre, natutulog, ano, mapahinga. Tapos pag kinabukasan, para medyo late ako nagising. Medyo late ako nagising, mga 9 na. Ganun dapat mostly yung gising ko is 8:30. Ganun kasi maliligo pa. 9 na ako nagising kinabukasan. Tapos yun, pagkagising ko, mga 9, kasi yung alam yung may routine ako sa ano, pag alam naman natin yung ano natin. Kasi ako, inaano ko talaga yung routine ko every morning sa gawain para hindi ako ma... Parang wala akong mapaktawan ba, yun. Pagbaba ko ng 9:30, bumaba na ako. Yun, pagbaba ko, diretso ako sa kusina. Ngayon, yung kasama ko, ang una niyang tanong sa akin, pulating niya, anong oras ako umuwi? Hindi ngayon, kasi ano kasi yun sila, yung parang pag nalilate ka, bumaba na hindi yun sa kadalasang baba mo oras. Parang, ano, tawag niyo sila? Hindi ko alam kung ano yun siya. Parang, di ko naman matatawag na. Parang nagdududa ko, bakit ako tagal nagising, ganito, ganyan. E di ngayon, nagsinungaling ako. Ang sinabi ko sa kanya, no, sabi niya sa akin, anong oras ka gumising, Ros? Sabi, oh, dumating, Ros. Sabi ko, magwawana. Ngayon, pag sabi ko nang magwawana, sabi niya, taker daw, nalit na, oo nga. Sabi ko, oo nga, nalit. Pero hindi talaga ko, mga 1, dumating 11:30, pa ganun. Tapos ngayon, pagkaano na, yun, pagka 10, mga 10, nag-ano na sila nanay, nag-ano na, mag-almusal na. Hindi pumasok na siya. Ngayon, ito namang nanay kung walang alam sa mundo kasi pagdating niya siguro tulog na si tatay. Ayun, pagpasok niya, pagpasok na kasama ko, tinanong siya kung anong oras ako umuwi. Idi, sabi naman niya, 1, alauna na daw ako umuwi. So, pinasobraan din niya. Ito sabi ng tatay, sabi ng amo kong lalaki, no, hindi 1:30, ganun daw. Tapos sabi naman ng di parang na ano na ako na parang sinungaling doon kasi nga nagsinungaling ako doon sa kasama ko tapos doon sa kila tatay hindi ko rin naman talaga inisip talaga na magtatanong sila kasi hindi naman yung nagtatanong yun lang nagtatanong siguro kasi na ano siguro ni nanay na late na ako na late na ano kasi una man akong umuwi sa kanya late siya yung late umuwi din niya alam kung pag-uwi niya siguro naka-uwi na ako kaya yun pag baba niya ng almusal tinanong niya yung kasama. Hindi yung kasama ko sinabi na 1 o'clock na ako naka-uwi ng umaga. Hindi, ano ko ngayon na sinungaling. Nakakatawa na sinungaling ako. Tapos ngayon, pag-akyat ko, kasi nung na-prepare na namin yung almusal lahat-lahat, umakyat na ako kasi pagkaganon kasi pag natapos na namin i-prepare yung almusal nila, akyat na ako niyan. Tapos umpisa na akong maglinis sa mga kwarto-kwarto nila. Ang una kong, pagkakita ni nanay sa akin, ang amo kong babae, nakita niya ako doon sa taas, sinabi niya sa akin, late ka na umuwi kagabi, Rose, anong oras ka umuwi ko? Di maaga pa, 11:30 pa ako umuwi, sinabi sa kanya, nagsinungaling lang ako doon sa kasama ko kasi palagi nagtatanong, panaytanong, parang hindi maniwala sa akin na ganung oras ako umuwi, kaya nagsinungaling ako. Tapos tumawa yung nanay ko kasi alam na kasi ng nanay ko yung ugali ng kasama ko na parang ingitera, na parang gusto siya masusunod, ayun. Kaya, yun, pagka usap-usap kami ni nanay, tapos kunti-kunting chika-chika, kasi nga, kumusta siya, anong ginagawa mo doon? Eh, sabi ko, yun, nagbabantay ng bata, assist kay madam na kung ano inuutos, ganito, ganyan. Very good. Tapos salamat din siya, ganun. Diba? Pero natatakot din ako kasi parang nahulog ako na nagsinungaling doon sa
ang sinungaling nga sa kanila. Pero inano ko naman, sinabi ko naman ng totoo kay nanay. Sa kasama ko lang nagsinungaling ako. And tapos yun, sinabi niya na agad na sa kinang anuhan nga pagka Friday babalik din ako sa yun nga yung pagdating ng ano after ganun babalik din ako ng Friday kasi yun nga ang ikapangalawang araw. Oh, di ba? Sana guys sa sana nga sabi ko nga ay salamat baka bukas may 100 na naman. Oh, di ba? San ka pa? Di ba may pera sa kabilang bahay? That's all. Bye-bye. I love you.